Mahigit 600 kahon ng katol at insect spray mula sa China na hindi umano lisensyado ang nasabat ng mga otoridad sa Maynila. Ipinagbabawal po ang mga ito dahil delikado sa kalusugan. Balita natin ni Mav Gonzalez. Daan-daang 1,000 pisong halaga ng mga ipinagbabawal o hindi lisensyadong insecticides ang nasabat sa isang department store sa Maynila kagabi. Nagsagawa ng bypass operation ang Food and Drug Administration at PNPCIDG sa tindahan sa Tayuman. Target nila ang mga ipinagbabawal na household product na galing pa ng China. So nasa ano po siya, advisory na unsafe pa siya para sa human consumption. Ano? So nakakuha kami ng tip na merong nagbibenta sila rito. So ginawa ho namin, nag-test buy kami. Ito'y unregistered. So we conduct a buy bust operation. At the same time, meron na siyang seizure din. Kinumpiska ang mahigit 400 kahol ng katol na bauma, mahigit 100 lata ng butiki insect spray, at mahigit 100 lata ng Read the Dream insect spray. Ang ibang kahon, itinago pa sa flower section ng department store. Ipinagbabawal ang insecticides na ito dahil masama raw sa kalusugan ang mga kemikal na laman nito. Iniimbestigahan ngayon kung paano na ipasok sa bansa ang mga produkto, gayong kasama ito sa banned items ng FDA. Dinala sa tanggapan ng FDA ang mga kumpiskadong produkto. Wala ang may-ari ng tindahan ang isagawa ang operasyon. Ang isang empleyadong napagbilhan ng mga operatiba, hindi na nakunan ng pahayag dahil dinala sa Camp Crame. Pawang kakasuhan ang may-ari at ang empleyadong inabutan. Paalala ng mga otoridad sa mga mamimili. Mag-visit lang sila sa website ng FDA. Nando doon naman yung mga warnings at saka mga advisories para yung mga kagaya nito. Nandun yun nakalagay na bawal na or dapat ang public ay wag bumili ng mga ganitong produkto. Mav Gonzalez, GMA News.